Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speak in vanity. And if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in wrath, and make fat thy bones. And thou shalt be like a watered garden, and like a spring of waters, whose waters fail not. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thy own ways, nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words. Sabay. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. May encourage ang bawat isa, Panginoon, na maglingkod sa inyo, especially sa context ng paglilingkod nga po sa iba, pag-guide sa iba, Panginoon, especially bukas. At sa ibang panahon pa, Panginoon, na makita namin mga kabataan especially, kailangan po nila ng guidance. Sino magpo-provide nito, Panginoon? Bigyan mo kami ng talino at lakas, Panginoon, para ito'y sa gawa. Pangunahan niyo pong bawat isa ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapo na po. Good morning sa lahat. Good morning. Title po nito is The Lord Shall Guide. Okay, The Lord Shall Guide. Subtitle natin na lang is Kamusta na eh? Umalis. Pengi pala na ano? Pengi akong kape. Kape na lang. Sige, sige. Okay. So again, ang title, The Lord Shall Guide. Ang subtitle, Giving Guidance as in Getting It. Hindi nyo ba yun? Giving Guidance as in Getting It. Kasi kailangan din natin ng guidance habang tayo nag-guide sa iba. Amen? Yun yun. So, tinitignan ko, wala pa naman tayo ganitong klase ng message. Pero, natakil na natin to. Focus lang tayo ngayon. Kasi again, bukas, ang mahirap sa mga naglilingkod minsan, tayo minsan yung nasabi nila lagi ni Pastor to dati. Kasi na-observe niya. Nakakalungkot daw. Minsan, ikaw yung magdadala sa bisita, kaibigan mo, para iaakayin natin. Mandang huli, ikaw pa yung naging naging tisod, katisoran. Alam nyo na ba yung term na yun? Kunwari, si DM, nagdala ng bisita. Pupunta ka dito sa address na to, ganyan. Diba? O, sige, sige, anong oras ba? 8:30, basta, doon ka na. Di 8:30, doon yung bisita, ikaw, wala pa. Ganun yung nalas. Kaya minsan, di na lang bumabalik. Pero obviously, maraming bagay naman yan. Di naman yan ganun lang. Pero ang pag-usapan natin ngayon is, kaya ang title, subtitle na, Giving Guidance as in Getting It. Ibig sabihin, kailangan tayo mismo yung nag-guide din. Ang hirap maglingkod kung tayo ay hindi marunong, okay? Or katisuran nga tayo. Kaya, yan. So, bukas po, araw ng bukas, ay hindi natin madalas ginagawa yan. Okay? Sa ibang nga, every year yan eh. So, sa atin, tingnan natin ang turnout niyan. So, meron naman ang nangyayari dyan minsan, pero minsan, hindi rin, okay? So, minsan kasi gumagaling yung mga churches sa mga palabas. So, para ano lang kasi yan, para matulungan sila ba na ma-encourage sa church. Pero, bandang huli, alam nyo naman tayo, hindi naman tayong sandalian lang eh, di ba? Yung magpipicture lang, tapos okay na, may church pala dun. And then, wala na, hindi. Makikita nila yan, pag nagtagal sila dito, puro Bible, hindi ganun na rin tayo, gawin natin. So, pero minsan nga, binibigyan natin ng chance yan, kasi naalala ko nga yung iba sa inyo, di ba, doon din ako unang nakaten. So, at least, ay
Ayun. So, habang gagay natin sila, panalangin natin sa paglingkod natin sila, tayo dapat naman ay marunong. Eh, minsan, di din natin alam gagawin natin. Diba? Kahit ako po, kahit mga pastor, to some point, minsan di mo alam gagawin. May mga may-encounter ka na hindi mo in-expect. Kala ko, lahat ng mga umatin dito, lahat, mga spiritual na siguro. Dapat, di ba? Alam mo na to kasi pinupok-pok natin to. Every message, mas maugulat ka na lang, di ba? Iba yung ginagawa. So, mas akin sa kalooban, minsan, di mo alam gagawin mo. Pero kailangan mo mag-put forward. Di pwedeng puro init ng ulo, di ba? Alam mo din yan, kahit mga anak mo minsan, pag init ng ulo ka, dapat alam mo yung gagawin mo, basically. Kaya, ito po yung pag-aaral natin ngayong umaga. Okay, title natin, The Lord Shall Guide, subtitle, Giving Guidance as Getting It. So, sino dito yung bunso? Yung wala kang kailangang i-guide. Responsibility ka rin, siya na gano'n, diba? Pasaway. Yan, yun lang tumatahimik yan pag kumakain. Bata pa eh, di ba? Pero later, di natin alam, baka maging ate yan, di natin alam, di ba? Stephen, ano sa mga kapatid niya eh. Ang dami kong kapatid. Kulang yan. Nakita mo ba yung ano? Pakita ko sa yung picture nung kilala ko. Ang bira. Ano yan? Church? Hindi. Anak ko lang lahat yan. 12. Ano yun? Kala ko dati mga biruan lang yun eh. Eh si tito mo, tito, ano, ganun din yun eh. Alam bang anak mo? 10 ata si tito Romy. Kasi namatay na yung isa. So, ang dami. Tapos tinanong ko yung isa sa mga pinsang ko yun. Di ba nakapatid dito yung isa, si Francis, si Kiko? Masaya ba maraming magkakapatid? Ano sa palagay nyo? DM, gusto ng maraming kapatid nito, eh. Ikaw, Joshua. Lahat naman tayo sana, pero minsan wala, eh, di ba? Yung tita mo, yung nasabi ko, kapatid naman yung anak mo, walang kapatid, mag-isa lang, ano yun? Si Randy, ako bumanad doon, kaya nag-isa pa yun. Noong una, ayaw na yun, di ba? Ayan, so, hindi mo nasabi yun. Hindi ko alam. Ayan, so, kailangan may gag-guide ka, di ba? Bata ka pa, nag-guide ka na. Hindi naman sa'yo expect na lahat eh. Yung kapatid mo lang. So, i-guide mo yan. And then, paabang ikaw, ginag-guide ang kanina magulang mo, di ba? So, lahat po yan, no? Across the board yan, kahit sa school, minsan, si Dea daw, minsan nag-proctor na daw yun. Ganun ba sa public? Naalala ko din, ganyan din sa, ano diyan, pag walang teacher, kunwari, fourth year ka na, mapantay mo yung grade 6, mga ganun eh. Nagaganyan din kami dati. So, wala nga namang, sige, magdayaan na kayo ah. Dahil sa dyan, hindi. Gagawin mo yung tama pa rin, di ba? Kaya mo namang gawin yun eh. So, ganun din sa mga officer, ganyan, yung junior, yung senior, gagabayan niya kung sino yung nasa baba niya. Okay? Sa bahay, ganon. Sa opisina, ganon. Ganon din lalo sa church. Amen? At hindi tayo nang gaya sa kanila. Actually, kaya nga inaaral ito, binibigyan natin ng verses. Makikita natin, dito pala nang galing yun. Lahat po yan, pag minakita kayong magandang organization, minsan, lahat yung ginaya dito, hindi lang nila sinasabi. Diba? Kasi public domain to eh. But still, so just nang galing yan. Okay, so, ngayon, objective natin, para magabayan tayo, habang ginagabayan natin yung iba, magabayan din tayo. Okay, so, una, define muna natin yung word na guide or guidance. Medyo ano to, no? Basic, pero nung bata kami, takot kami mag-guidance. Ano yung sabihin ng mag-guide? Kasi pag napunta ka sa guidance, may ginawa kang mali, di ba? Eh, ang gagaling pa naman yan, mga ano yan eh, mga psychology major yan eh. So, alam nila yung mga kabataan. Pero still, sabi dyan, the core process of guiding, ano yung guide? Direction provided by a guide. Ano yung guide? Siya yung one that leads. So, parang leader, direct, nag-uutos. Okay? Sinasabi, dito ang tama, ito yung mali, ito yung wag mo. Iingat ka dyan. Yan. Sa trabaho, ganun, di ba? Yan, nakikita ko sa mga feed ko na naman, yung mga malalaking makinarya.
Yung mga bakal na hinuhulma. So, nagbabaga yun, no? Kasi lalagay doon, no? Hindi siya natatakot. May timing na yun, eh. Yung nakatingin doon, no? Ganyan ang timing natin, ha? Kasi minsan yung nagpapako din, di ba? Ang galing. Lahat ngayon, nilalagay na sa internet, eh. O, pero natuwa pa ako sa gano'n sa tabaho kaysa ng kalokohan. So nakita niya yung nagpapako naman. Tatlo sila, ipapako nila. Ang bilis lang. Kasi salitan sila, may timing, eh. O, ikaw muna. 1, 2, 3, 4. Yan, bao na yung ano. So, eh, pag hindi ka nag-guide, ano kaya sa'yo? Eh, hawa ko nga yung pako. Natay ka. Ano pa yung mga delikadong ano? Isa sa mga delikadong ano, trabaho yung sa pagkuha ng ano, pag-harvest ng mga clubs. So, yung mga bansa pong gano'n, ang hirap kaya huwag kayo mag-reklamo sa trabaho niya. Ang hirap naman ito. Pero malaki sweldo nun. Pero, ang inaano nila clubs sa halip na isda, eh, napakakatalas ng mga ano nun. So, kailangan mo na mag-guide. Okay? Sabi rin dito, personal exhibit explains points of interest. So, medyo ano to, generic. So, tingnan lang natin. Pero gusto ko lang bigyan ng pansin, sino yung madalas kailangan ng guide? Okay? Sino? Isyana, di ba? Yung mga bata. Ang problema sa atin minsan, wala tayong tiyaga eh. Di ba? Pag wala kang tiyaga, yung anak, kaya yung karamihan ayaw mag-anak na marami. Gusto isa lang. Basta may experience yung mga anak. Di ba? At isa lang po yung feeling na magulang. Pero hindi nila alam. Sabi sa Bible, blessing yung anak. Kaya nga pag binabasa mo yung Bible mo, paulit-ulit yun eh. Paulit-ulit yan sa Israel, ganun. Ang dami. Bakit ang laki ng lupa ng Juda? Ang dami nila eh. Yung konti, Benjamin. Oh, eh, konti kayo eh. Ganun yung Panginoon eh. Alam ka namang bigyan kita ng marami, di ano ka na. Banggit kanina yung Russia, di ba? Biray, laki-laki na nga ng ano nila eh. Gusto pa manakop. Nakakasar eh. Gusto ko sabihin, tingnan natin, sino yung kailangan lalo ng paggabay bago tayo sa ating mga points? Siyempre, yung mga kabataan. So, tingnan natin sa Psalms. Puro Bible tayo hanggang mahapon na siguro to. 71. Ito yung mga applicable. No? So, paibasa nyo, ready, go. Okay, so yung taught from my youth, sabihin, bata, kailangan turuan. Okay? At habang bata, matwatanda, tinuturuan pa rin. So dito, ang Diyos yung nagtuturo, no? Ano pa? Ito kayo sa Proverbs 23. Sorry. Proverbs nga. Nakahaba. 23:19. Ito ako muna, basahin ko sa 11:3 ng Proverbs. The integrity of the upright shall guide them. Mamaya na nga ito. Sige, ito muna. Pakibasa. Ready, go. Hear thou, my son, and be wise, and guide thy heart in the way. Sorry, tumalun ako. Ulit. Reset. Proverbs 2:17. Duling ako. Ako na lang muna. Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. So, yung mga nagtapos na tayo dito, di ba, sa Proverbs. Pag ikaw ay bata, kailangan mo ng guide. So, huwag mong iiwanan. Or, yung mga tinuro sa'yo, huwag mong makakalimutan. Yung sabihin dyan. Kasi ang bata, kailangan gabayan. Hindi pa marunong masyado. Amen? Kahit mga teenager, may alam ka ng iba, pero ang dami mo parang di alam. Kayo naman, ready, go. And here among the simple ones, I discern among the youths, a young man void of understanding. Ayan, so, isa lang sa maraming example, may nakita daw siya,
mga bata, no, actually sa lalaki to eh. Yung mga hindi matalino, no. Kaya sabi, simple. So nakita niya isang lalaking bata, walang alam, void of understanding, okay? So sample lang yan, ayoko nang laliman to. Pero tinitingnan lang natin, pag mga bata daw, kailangan ng gabay, mga walang alam minsan, amen? Amen. Pastor, hindi ako yun. Pero in general po yan, huwag mong ano, huwag kang mayabang dyan, huwag, i-ano mo, pakibasa rin po, ready, go. Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no measure. Okay, very famous, no? So basta daw, pag bata ka pa, tandaan mo na yung creator mo. Sino creator mo? Ang Diyos. Amen? Amen? Hindi yung kakalimutan mo siya. Ano ba ngayon, Sunday? Ay, saka na lang. Hindi mo naalala. Yung sinasabi dito, lagi mo siyang alalahanin. Basta matanda na ako eh. Ganun pa. Kaya nga sinasabi sa mga bata yan, lalong applicable sa matanda yan. Amen? 11:9. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in thy way. And walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring into judgment. So parang pag binasa mo ng umpisa, parang gawin mo gusto mo. Kaya sabi niya, hoy, tandaan mo, ang Diyos ay, ikaw ay husgahan. Okay? So bakit sinabi ito? Obviously, yung mga kabataan kasi gano'n ang utak niyan. Bakit ba? Gusto ko eh. Diba? Si Shana, gano'n, give it to me. Marunong na rin eh. Yung nauna niya natutunan, give it to me. Give me. English pa. Anyway, Jeremiah, mamaya na to. Dali ha. Tama, mamaya na yan. Okay, po ito, kabisado nyo dapat itong 1 Timothy 4:12. Mga bata. Ano yun? Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in... Ibasa na lang. Ready, go. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Okay, nasa na si mamayan? Mabas ulit. So, kabisado niya mga bata. Sa akin, pinapakabisado yan eh. Yan lagi yung ano eh. Pag may young people fellowship, yan lagi. Hindi naman lagi, pero madalas. Kasi sabi dyan, bata ka pa, na sinabi to kay Timothy, pero still, kahit bata ka pa, sabi, may kaya kang gawin, maging ehemplo ka, maging example ka. So, kaya mo yan. So ito yung medyo positive, no? So kahit na banggit natin kanina, parang mga walang alam yung mga bata, pero pwede pa rin, may mga pwede kang alam, may nalalaman mo na, ay gawin mo na, okay? Last sa mga youth, tapos lang natin ang 2 Timothy, basahin nyo ulit to. Ready, go! Be also youthful as, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. So, ito yung last na natin sa mga youth. Ano napansin nyo dyan? Yung mga bata lang ba mga puro kalayawan? Hindi naman. Pero madalas. Yan expected sa inyo. Pero again, pwede nyo, kaya sabi dyan, but follow right. Ibig sabihin, expected sila, pwede nilang, pwede sila magtino. Pero ang focus natin ngayon, guide nga, di ba? Dapat alam natin yung mga bata, may tinatawag na youthful last. Ibig sabihin, talagang makabata yun eh. Yung mga last, yung mga kalayawan, yung mga... ano yan, alam nyo na yun, di ba? So, hindi lang yun basta sa ganun. Sa, yan, kalokohan, pwede yung kahiligan, kalayawan, akarnalan. Ganyan yung mga bata. So, intindihin natin sila. Pero, mga bata, kung alam na sinasabi sa atin na ganyan na nga kayo,
Kung kami dati, ganun yan eh. So dapat, anong gawin natin? Mag-ingat tayo. Amen? I-address nyo, yun sa taginang lagi dun eh. Kung pag may problema na, alam mo na ang madulas dyan, tatakbo ka pa dyan. Okay, ganun yung mga bata. Alam mo, puro kalokohan ngayon sa internet. Bibigyan mo na cellphone niya, ayan, bahala ka dyan, itong load. Bahala ka na dyan, anong gawin mo dyan? Ano ka, tanga? Diba, pag magulang ka, ano pa? Yung, ayun, yung nakita ko yung anak ko, mang kulit, o bigyan ko anak ko chilyo. Eh, gusto niya eh. Kaya, hindi, tanga mo, diba? So, pag alam mong hindi niya alam, hindi niya kaya i-handle yung mga bagay-bagay, kaya yun ang point natin dito sa introduction natin, kailangan nila ng gabay, gabayan natin sila. Okay, ngayon kayo, yung mga bata naman, pag sinabing flee, alisin nyo yan, alisan nyo yan, takbuhan nyo yan. Kaya dito tayo ngayon. So, paano nga natin gagawin to? Ang again, ang perspective natin tayong mga ligtas as a church, sinuturuan, anong kailangan natin gawin? Paano natin gagabayan ng iba para naman makapaggabay tayo? Or baliktad, sorry. Paano natin gagabayan ng iba? Dapat nagpapagabay din tayo sa Panginoon. Ayun yun. Kaya sa English, how do we guide as others? How do we guide others as the Lord guides us? So, paano tayo magagabay? Ayan na, shortcut na to. Pero hindi rin. Hindi naman to overnight eh. Kaya nga pinag-aaral natin. Ah, pasto, gusto ko mang gabayan eh. Gusto ko magturo ng bata kasi wala akong pasensya sa bata eh. Ay, di, anong gagawin mo? I-develop mo yun. Eh, pasto, hindi ako marunong. Gusto ko mag-solving. Hindi ko, adi. Umpisahan mo ng kabisaduin, aralin. Amen? Gusto ko mag-preach, pasto. Kaso, ano ako eh. Iba yung ano ko eh. Diba yung intonation ko eh? Ano tawag doon? Naipunto ako eh. Diba? Okay lang yan. Naintindihan namin yun. Amen? Baka nga sa church ganun. Sari-sari yan eh. Sa amin sa dahil nun. May Ilocano, may Bisaya. Kahit sa internet, yung mga friends ko, Bisaya. Hindi ka rin mag-English Tagalog. Baka nagkaintindihan tayo. Wala eh. Ganun eh. So, maintindihan yan. Pero, yung mga kaya mong gawin, gawin mo na. Amen? At especially, obviously, spiritual na pag-uusapan natin kasi yun ang pinaka-importante dyan eh. Magkakascade na yan. Madali na lang sabihin yun eh. Kaya nga tayo sa trabaho, sa school, may mga procedure na dyan eh. Kaya magtataka ka na lang bakit minsan yung mga ina-expect mo magaling, sila pa yung loko-loko. Ang kulang sa kanila ang spiritual application tsaka guidance. Kaya yun ang inaral natin. Yung mga ano, madali na yan. Kung may procedure dyan, madali na saluhin yan eh. Totoo lang. So ngayon, number one, paano tayo? Ano pansin niyo sa verse natin? Balik tayo sa ating mga verse. Pero sorry, may babalikan pala ako yung chapter naman na medyo parallel din doon sa Isaiah 58, which is Isaiah din yun eh. Ay, galing, nawala. Paul 9, yan. Isa-isayin ko lang, mabilis lang po ito, pero yung ganun din to eh. By the way, huwag kayong matakot sa Isaiah. Amen? Amen? Nabasa nyo na ba yung Isaiah? Hindi pa. Yung iba, nabasa na, pero hindi agad ganun mo maintindihan. Pero, huwag kayong matakot dyan, kasi yung Isaiah, medyo kalat-kalat yan eh. Ganyan sa prophecy, pero isa sa pinakasikat na Old Testament prophet. Kinote siya ni Jesus, napakadalas. Isaiah. So, pero, simple lang yan. Obviously, ang kanyang focus ng time nila, pero marami siyang prophecy na lagpas doon sa kanilang immediate context doon, yung bansa nila, saka yung time nila. Okay? So, kaya pwede mong kunin po by chapter yan. Tingnan mo yung context. Pwede mong pagpulutan ng aral. Kanina, binasa sa 58. Dito sa 49, medyo mahaba. Pero ang context po nito is ito sa Israel. Okay, makibasa nyo nga. Ready, go. And said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Okay, so ang kausap ng Panginoon dito, lahat ng tao, pero pinifeature niya yung Israel, sila yung dapat pinili. Sila yung pinili, sabi dito. So, pero huwag niyong ang context na hindi nakukuha ng iba is yung panahon natin ngayon, Israel sa Middle East ngayon, hindi na po ito yon.
yung panahon nila, okay? Alam niyo naman siguro yung time, di ba? So, dito dati, yung place na to, iba yung nakatira. Sino mo nakatira sa ganitong address? Dapat itanong mo rin, kailan? Anong year? Di ba? Kasi pwede, hindi, sino pastor, ay, hindi, ano lang kami, 2018 lang kami dito. Before that, hindi kami nakatira dito. So, ganun din ang Israel, ha? Pag sinabi, Israel, sino ba yan? Ano pinag-usapan ng timeline? O dito, panahon ni Isaiah the Prophet. So, that is, hindi ko masyado yung timeline, eh. Pero basta matagal na yan, okay? Before, sila ay masakop ng Babylon. Okay, masabi dito, thus the Lord said, the Redeemer of Israel in his Holy One, to him whom man despised, to him whom the nation abhorred, to a servant of rulers, king shall see and arise, princes also shall worship because of the Lord that is faithful, the Holy One of Israel, he shall choose thee. Okay? And, thank you. Sabi lang dito, kumbaga, pinaprophesy ng Panginoon yung pagbalik actually nila kung sila, kailan sila magpapalain ulit. Kasi sinabi na dito, sila ay masasakop. Pero later, sila ay magpapalain ulit. Obviously, hindi na nga yung Israel na mga pinatay na ng Diyos dahil makulit. Yung mga loko-loko. Kaya sabi dito, isa sa mga pangako nila ng Panginoon sa kanila, they shall not hunger nor thirst. Sarap nun, di ba? Sino dito ang ano? Lagi mo inaalala yung pagkain mo mamaya. Lahat naman siguro tayo, di ba? Sabi natin, yung mayayaman na hindi nag-iisip yan ng ano, nakainin nila. In a way, pero in a way, lalong ano yan, mas takot yan. Yung nasabi sa Bible, di ba? The rich shall not suffer to sleep. Di ba sabi? So kasi iniisip mo lagi, pwedeng nakawe, pwedeng may inflation, pwedeng malugi yung bangko, may ang dami na iniisip niya. Kaya, yung pangako na to, blessing to. Pag naging totoo sa ito, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Neither shall the heat nor sun smite thee. Ibig sabihin, may bubong ka. No? Hindi ka mainit, may aircon. Ibig sabihin, matibay yung bahay mo. For he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. So alam natin, kung tayo nag-aaral ng history, lahat po ng sibilisasyon nang galing sa malapit saan? Sa tubig. Ganun po yan. Kaya yung sa halalan, sila nagutom doon, no? Anyway, tayo din, may ilog dito kasi madumi. Pero iba naman ang kasi ngayon, eh. Anyway, so pero ang simbolism po ng tubig sa Bible is ano? Yung lagi ko sinasabi sa inyo ngayon, na-compile ko na para hindi nakakaya sa inyo, lagi ko sinasabi. Inaalala ko lagi, of course, ah, John 4, yung woman in the well. Pero ito, kinumpile ko po yung mga, ito pala, sa Ephesians 5:26. Diba, ang kulit yan? Ibasa, ready, go. That he might sanctify and bless it with the washing of water. Panlinis daw ang salita ng Diyos, eh. Amen? John 4, yung sabi ko kanina, sa woman in the well, ano sabi dito? But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water I shall give him shall be in him a well of water spring up into everlasting life. Ano ba yung ginagamit natin sa soul winning? Salita ng Diyos. Pag natanim sa kanila, naturo sa kanila, sila na rin yung magtuturo. So, ibig sabihin, hindi sila nauuhaw. Dati, inom sila ng inom, pero pag nasa kanila ng Panginoon, sa Holy Spirit, andun na yun, di na yun mawawala. Okay, so ano na ngayon tinutok, anong kinuko para sa salita ng Diyos? Di tubig. John 15. Famous yung John 15 sa ano? The vine and the branches, di ba? I am the true vine. Pero sabi sa 3, now are you clean through the word which I have spoken to you. Okay? So yung salita ng Diyos, tinahalintulad sa tubig. Nakakapaglinis, katulad ng tubig. John 7. So, ang dami nito actually. Isa-isa natin para makonvince tayo. Kasi po, actually, yung sa John 4, nasabi nila doon yung, sabi, born of water and spirit. Sabi nila, yung born of spirit, syempre, salita ng Diyos. Tama. E yung born of water, ano, sabi nila, kasi yun ang nakalagay sa kanilang Spurgeon, Scofield, yun daw ay, yung sa, ano, ng babae, yung panubigat. Eh, Diyos siguro may tama rin kasi ibig sabihin, pinanganak ka sa laman. Pero kahit
kahit paulit-ulitin kong tingnan talaga yun, I believe, word of God yun eh. Ibig sabihin, kaya ka na born again, narinig mo yung salita ng Diyos at kinukumpara yung sa tubig. So, ginamit ng Diyos yung tubig, yung salita ng Diyos. But anyway, ito pa, 7:38, sabi niya, "He that believeth on me and the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." And living water na yan, sa Old Testament pa lang yan, paulit-ulit na. Hindi ko makalimutan, sa Isaiah ata, sa Joel, lagi yung ending nila, laging sa langit, yung temple of God, andun yung tubig na nag-flow. Paulit-ulit eh. So obviously, kailangan natin ng salita ng Diyos at si Jesus ay salita ng Diyos. John 3:5. Yung famous naman ng John 3 kay Nicodemus, John 3:16, pero sabi sa 3:5, kayo naman magbasa, ready, go. "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Ayan sinasabi ko kanina. Another famous passages na nilalarawan, inalintulad ang salita ng Diyos sa tubig, ito po, no? Inokot to madalas nila, hindi ko kumisado kasi, pero mahaba kasi. Ako muna salitan tayo, "For as the rain cometh down and the snow from heaven and return it not thither, but watereth the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater," kayo. "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Yun. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send." Ganda ka bisaduhin niya, no? Pero ano daw yan? Yung salita daw niya, pag lumabas sa kanya, hindi yon mananatiling, walang kwenta o walang ma-accomplish. Mayroong magagawa yon. Kaya kanina si Kuya AJ, di ba? Parang yung pakinggan, hindi ako sanay kay Kuya AJ. Gusto ko si Pastor Ace. Pero pareho lang sinasabi namin eh, in a way at least. Di ba? Salita ng Diyos yun. Pakinggan mo yon. Hindi yon aalis. Hindi yon mawawala. Napakinggan na natin yon. Alam natin si Kuya AJ, may pananampalataya. At gusto na rin po siya salita ng Diyos. At yung may nakuha kayo doong aral kanina, yun na yon. Amen. Parang si Kuya ano din. Kuya Jun, di ba? Nasa internet ka na, Kuya Jun. Alam mo ba yun? Eh, kaso pwedeng 10 minute yung YouTube. Eh. Pero still, pag may nakapakinig noon, may makakomplish yun. Amen? Malinaw po dyan, as the rain. So again, yan ay tubig. Ano pa? Revelation 22, tinasabi ko sa katapusan na to eh. Lagi nilalarawan yung salita ng Diyos na parang tubig, "and the spirit of the bride say, come, and let him that heareth come, and let him..." Patapos na po ito, no? So, sinabi niya dyan, nakita na natin yung langit, diniscribe. Eh, sabi dyan, yung spirit and the bride, by the way, ito pa sinasabi ng mga kulto sa Korea na babae daw ang Diyos. May lalaki, may babae. Eh, sabi dyan, "and the spirit and the bride." O, kita mo, bride, babae. Eh, kaso, kailala, sinabi dyan, yung bride is the church, eh. New Jerusalem, yun yung another church. Kasi sino ba nasa New Jerusalem? Yung church. Pero sinabi doon, yung bride, nagasalita ba yung Jerusalem? Ano nga yan? Ibig sabihin, figure of speech. Amen? Kasi nabasa mo na, ng ganda. Ibig sabihin, no, nahalina ka na. Para kang tinatawag. Dapat maligtas ka na. Kung di ka paligtas, kung ligtas ka na, maghanda ka na, maglingkod ka na, para maganda yung reward mo sa langit. Yan ibig sabihin doon. Biruin mo yung kulto, sabi, "oh, yan, no, babae, oh, kasi bride eh." Diba? My God the Mother. Anyway, kalokohan yun eh. Sabi dyan, "come and let him that heareth come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take of the water of life freely." So again, against mga Calvinists. So ibig sabihin, kahit sino ka sa panahon ngayon, nakita mo magandang langit, nasabi ng salita ng Diyos, kinong para sa tubig, para ka lang iinom. Amen? Then last is Hebrews, mas maganda pa sa Hebrews. Hebrews 10:22. In-emphasize ko ito, kaya tinatagalan natin kasi dito yung pinaka-tema rin natin mamaya eh. So at least narinig nyo na. Kayo magbasa po, ready, go. "Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water." Yan, kaya dapat maliligo kayo pag punta kayo sa church. Amen? Hindi. And totoo rin yun, pero yung tinutukoy na maglilinis sa atin, parang kanina, ano? Salita ng Diyos. Amen.
Paano ka mananampalataya? Lalapit sa Panginoon. Paano? Kasi narinig mo muna, di ba una, naligtas ka. Totoo yun. Babalik ulit ako. Makikinig ulit ako. Magtatanong ulit ako. Salita muna yung sinasabi dyan. At pati yung puso mo. Ibig sabihin, pag pinang full assurance of faith, ibig sabihin, sinigurado mo, magtatanong ka, paano masabing ganyan? O di salita ng Diyos na naman yung gagamitin sa'yo, di ba? Having our hearts sprinkled from an evil conscience. So yung tinutukoy again sa Hebrews, alam nyo na yan, di ba? Ano yung sinisprinkle ng mga high priest? Dugo, ayan sabi dyan eh. So paano mo ngayon, isprinkle lang ka? Makinig ka lagi, alalahanin mo sa Panginoon, namatay para sa'yo. Amen? Kaya paulit-ulit po yan sa mga preacher, hindi yan ano, talagang ganun eh. Yun yun, habang nasa church ka, at kahit nagbabasa ka lang, alalahanin mo, ayaw mo na magkasala, okay, basta ang hirap eh. Alalahanin mo lang, namatay ang Panginoon para sa kasalanan mo. Tapos, gagawin mo lang parang wala lang. Ganun po ang mensahe yan actually. Kaya sabi dyan, and bodies washed with pure water. So again, kinukumpara po yung salita ng Diyos sa tubig na naglilinis sa atin. So ngayon, kaya number one natin, balik tayo, how do we guide as others as the Lord guides us? Number one, balik tayo sa ating text. Isaiah 55, napakaganda, 55-58 tayo, di ba? Paano tayo malilinis? Paano tayo mag-uumpisa? Paano natin i-guide yung iba na, huy, masama yung ano, TikTok, paano mo sabihin yun? Kung di mo alam yung salita ng Diyos, di ba? Yung landi-landi na yan, yung puro kalokohan, payabangan, yung puro pera nasa utak mo. Mas paano mo sabihin sa kanya yun? Paano niya malalaman? Paano mo siya magagabayan? Kung ang sabi mo lang, ay ginagawa kayo lang lang, naasad ako sa ABS-CBN na naman, napaka-plastic eh. Alam niyo yung puro bakla yung nakikita. Tapos may, ito po ang aming evening prayer. Lord, guide us. Guide us, Lord. Sino ang Lord sinasabi mo? Mga plastic. Amen? Amen. Kaya lagi sinasabi natin dito una, dapat ligtas ka muna. Ngayon, pag ligtas ka na, nagkakasala ka pa rin. Anong gagawin? Paano mo magagabayan ka ng Panginoon? Hindi salita ng Diyos. Amen? May duda ba kayo doon? Eh, yun ang puro lagi namin ginagawa. Nag-asawa, sino nag-asawa dito? Nag-asawa kayong makinig. Sana ako yung nag-asawa. Kung sawa at sawa lang. Sinakasawa lalo mag-preach. Tapos paulit-ulit na naman. Ibang tao na naman. The same message. Ibang pagkakasabi. Pero salita pa rin ng Diyos. Kung sawa at sawa, nakakasawa yun. Pero dahil alam natin na sinasabi dito, yun ang method ng Diyos. Para matuto sila, ikaw din. Bakit preacher ka na? Isa sa mga pinag-uusapan natin, paano pipreach mo? Kaya ako nga yung tipong yan, para si Joshua. Yan, o yan, natin na si Joshua. Ganyan ako. Iisipin mo magpapastor yan, unari. Hindi na. Imposible. Pero walang imposible. Amen? Amen. Eh lalo na, iba-iba rin ang preacher. Iba naman, puro pa pogi. Iba, ganyan yan. Kaya gusto mag-ano, di ba? Di ba? May nagsabi sa amin nung ganun siya eh. Inamin niya eh. Kasi totoo naman talaga, napansin ko rin. Pero sinabi niya yun, kami, nung kami ano, gupis, payabangan kami. Banatan kami. Pag siya mag-gupis, babanatan ko siya. Pag siya mag-gupis, babanatan niya ako. Pinagmalaki pa eh. Kaya tatawa-tawa siya. Pero ako iniisip ko, ha? Ba't kayo pinabayaan ang pastor niyo? Yeah, so, but anyway, yung iba para andyan, para magpupogi. Halata ba? Yung sa mga kinukwento nila, hindi naman kailangan sabihin. Uubusin yung oras. Para lang malaman mo, ay, ang galing pala niya kasi ang galing siya sa ganyan. Ako, kaibigan niya pala, ay, ang pinag-usapan nila, ay, hindi na itindihan ng ibang, galing! Pero yung tunay na preaching, ang sabi dito, kaya wag po kayong maano sa hard preaching, sinabi ng Diyos yan, ang tigas ng ulo ng Israel, kahit mga Kristiyano ngayon. So, ang method natin, kailangan mo isigaw, sabi niya, cry aloud, spare not. Pag sinabing cry, hindi iyak ha. Ibig sabihin talaga yan, humiyaw ka. Yun ang sabihin niya dito sa context na to. Spare not. Ano spare not? Ay, huwag kong babanatan si Brother James kasi baka umalis. Pag kailangan mo, banatan, banatan mo pag preacher ka. Amen. Kailangan nyo, kailangan nyo yun, kailangan mo yun. Amen? Amen. Kasi pag namimili ka, ano yung sabihin, ano mong, anong category mo, anong
ang tawag doon, criteria mo, bakit siya binanatan mo siya, hindi. Hindi ka natutunan. Pag sa Diyos ka kumukuha ng mensahe, bana, sa kulat yan. Kaya sabi niya, lift up your voice. Kung di mo pa nakaintindihan yung cry aloud, yung lift up your voice, sana naintindihan mo yun. Amen? Kung sinabi yung lift up, taasan mo. Lakasan mo. Kaya naintindihan ko rin yun. Kaya nung, ako kahit paano, inabutan ko pa yung si Pastor Rian, lakas pa nun. Ngayon, medyo mahina na siya, pero minsan sumusigaw pa rin si Pastor Padua, ganun din. Eh, may sakit yung sa throat. Kaya ginagamitan lang niya ng wisdom. Pero minsan, nai-miss daw niya yung ganun. Kasi ganun talaga ang Baptist preaching. Amen? Amen. Di, ngayon, yung, minsan, inagaya ng mga iba, hindi naman halata, hindi naman... hindi match yung mensahe sa method. But anyway, so ito sana, ngayon ko lang ito pinutukan, di ba? So, para sa mga bata dito na... Ba't sumisigaw si Pastor? Naka-mic na. Ngayon sabi, lift up your voice like a trumpet. Nakakita na ba yung trumpet? Ako, hindi, hindi. Nakakita na rin ako sa mga banda. Paingayan yan. Kaya nga nakakasar yan eh. So may mga applications lalo sa panahon nila. Eh kung sa atin, kung piyesta talaga, hindi piyesta. Kaso Catholic kasi kaya natin na-appreciate, di ba? Pero dati, kasama ako dyan. Ako yung nagda-drum eh. Pero pinasama lang kami doon kasi may grade. Hindi ko naman alam yun. Pero ngayon naiintindihan ko na bakit nila pinaparada, kung anong pinaparada nila. At meron silang ganyan. Para mapansin sila. So, ganun pala ang preacher. Amen? Kapag nakikita, may tinatamad, may inaantok. Ba't kayo inaantok? Ako din. Magkapi ka, ang gusto mo. Kaya makinig ka. Amen? Amen? Kasi ang objective ng preaching, malaman ng tao yung mga kasalanan nila. Sabi nila, show my people their transgression. Yung iba, pamira, baliktad. May mga pa sagi-sagi lang. Eh okay naman yung sagi-sagi. Pag nakita mo, mga talagang maritino. Eh paano kung ganyan, harapan na, niloloko ka na, paano yun? Sige nga. Nung panahon nila dito, ganun, literal. Sumasamba sila sa Diyos, sumasamba sila sa Diyos sa iba. Ano yun? Lokohan yun. Kaya dito sa Isaiah, pinatay daw to sa Isaiah eh. Sobrang tapang. Pero yun ang charge ng Diyos sa kanya, doon tayo mag-uumpisa, nasa point number 1 pa lang tayo, ha? So, paano natin sila gagabayan? Dapat ikaw magpagabay ka rin, hindi yung ano, nari, absent ka ngayon, tapos magtuturo ka ng ano, diba? Ay ka mag-preach ba, ha? Sa kailan ka, January, December, ma-absent ka muna. Ganun ba yun? Baliktad, dapat pinag-aandaan mo yan. Ikaw muna yung umupo dyan, makinig. Kasi pag andyan ka na, sasabihin mo yung mga kasalanan nila, yun yung transgression. So, hindi masama yun. Pero sa mga churches nila, ganun na, hindi na sinabanggit. Uy, bad yan. Huwag ganun, mga kabataan, ha? Baka may ginagawa kayo, ano dyan, something-something dyan. Something-something. Tukuyin mo kung ano yun. Amen? Kaya yun yun. Kaya ang point natin dito, we start by the Word of God, with the Word of God. So, paano ka magagabayan mo sila? So, soul winning, alam natin yan. Ang ano natin, dala natin Bible, alam mo yung gospel, pero ituturo mo sa kanila, Bible pa rin. Dito tayo mag-umpisa, dito tayo matatapos. Amen? So, paano ka makapag-guide? Magpa-guide ka rin. Umattend ka sa ganitong klase ng church, hindi yung may kilala kami ba, di ba? Kaya na, ang hirap dali nun eh. Biruin mo, gusto na mag-soul winning, hindi naman marunong, baka hindi paligtas. Ano yung pakitang tao? Para lang di masabing ano? Ang hirap i-guide ng mga ganun. Pero naawa ka na lang kasi nga, baka naman matuto eh, di ba? Ganun eh. May sinakyan namin yung for one time, pero hindi na naulit kasi nga, nakakaawa din. Yeah, number one, we start with the Word of God, hard preaching work. It's the normal way of instruction. Sabi ko na yun. Sa itindihan natin. Amen? So, magagabay tayo, magpagabay tayo. Number 2, verse 2, sabi dito, ay basa nga po, ready, go. Yet they seek me daily, and would like to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask me of the ordinances of justice. Okay, so ganito po yan, ha? Bigyan mo na yung context again sa Isaiah. So sa Isaiah kasi,
ang tagal na nilang naglingkod sa Diyos, pero yung iba hindi. So, sa Isaiah kasi sa part yan ng Judah, yung Southern Kingdom na mas matagal silang nasakop, pero later ay nagloko din, ginaya nila yung Israel. Anyway, kaya sabi dito, parang positive siya eh. Diba? Totoo naman actually, yung time ni Isaiah, andyan pa yung time ni Hezekiah. Yung time ni Hezekiah, may matinupang later si Manasseh, si pinakasiraulo, pero nagbago yun eh, naligtas yun eh. Pero si Amon, yun lang, siraulo na talaga yun. Pero yung anak na naman nun, si Josiah, okay na naman. So isubi, may pag-asa pa sila eh. Pero nung panahon ni Josiah, katatapos ko lang yan, sabi talaga nun, wala nang pag-asa yung Judah. Pero hindi mo muna makikita yun kay Josiah. So namatay si Josiah, hindi nasakop sila. Pero after nun, tuloy-tuloy na yun. Kay Jehoiakim, tsaka kay Zedekiah. Talagang nakita nila yung pangako ng Diyos, pati natupad sa amin. Eh, loko-loko kayo eh. Kaya number two, pero ito, gusto ko lang sabihin pala, ano yung nakita nyo, medyo ano, di ba, positive. Sabi dyan, yet they seek me, okay naman pala eh. And delight to know my ways as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. So tama, no? They ask of me the ordinance of justice. They take delight. Ang dami nito, no? Pero ang summary ko lang dito, ano? Paano natin nakakain yung ibang tao na maayos? Dadali mo lang sila ang pakitain mo sa kanila. Kung natin, may dinidala sa si Chris Win, di ba? Yung mga binadala nyo dito. So sana ito maging maayos na bata, then tao, Kristiyano, lingkod ng Diyos. Yun ang pangitain natin eh. So paano mo gagawin yung point number two, yung mga sinabi dyan, yet they seek me daily. Paano ka mag-aakay? Dapat ikaw din ay inaakay mo sarili mo, inaakay ka ng Diyos. Tinuturo sa atin yung salita ng Diyos, ano daw? Pwede bang Sunday lang tayo spiritual? O dapat araw-araw? Yan ang sabi dyan eh. At sabi pa dyan, they delight to know my ways. Ano yung ways? Hindi yan yung application, ha? Ano yung ways? Napansin nyo lang yung sinasabi, ha? Kasi nung bata kasi ang Kristiyano, puro Proverbs ako, eh. Puro Proverbs. Eh, lagi sinasabi yan, your ways, the ways of the Lord. Eh, sabihin yung mga paraanan niya. Hindi lang yung, ano gagawin niya? Magpe-preach. Hindi lang basta mag-preach. Eh, kasi ginaya na lahat ng Catholic yan, Soriano. May preaching din sila, di ba? Yung paraan! Paano yung ginagawa? Paano yung ginawa ng Diyos yung ginawa niya? Yun ang tingnan natin, di basta may church, oh, pareho lang yan. Diba? Yung pinakinggan yung Catholic na naman, babae pa yung nagsasalita. Ang tanong niya doon, alam, mahilig niya sa mga content niya mga ano eh. Kristiyano ba mga Katoliko? Siyempre eh. Kasi naniniwala tayong ganyan. Kristiyano ba mga Katoliko? Depende nga sa level of understanding mo at gusto mo intindihin. Diba? So in a way, Kristiyano, kasi Christian din daw sila, may Bible din daw, may Jesus din daw. So in a way, yeah, let's give them that. Pero, hindi. Okay? So, gusto ko sabihin dito, paano natin sila akayin? Number two, we should have consistency. Napakalaking word niyan po sa church, lalo sa, hindi ko makakalimutan si Pastor, ganun din yan. Nung bata ako yan, parang ganyan ako bata, consistent ka dapat, consistent. Ano yung consistent? Dapat lagi-lagi, parati. Hindi yung lulubog, lilitaw. Spiritual ngayon, mamaya, hindi na. Magbibigay ngayon, later, hindi na. Kasi meron lang, oy, meron akong ano eh. Diba? Yan ang mahirap dyan, pag talagang tinalaga mo na. Kasi, hindi mo alam kung kailan mo kailangan yan. Sabi, basta paano pag nawala? Eh, na tayo naman, pwede mo wala yan eh. Amen? Ganun din sa pag-attend. Ano nasa utak ng mga lulubog lilitaw? Sige nga, ay, atin naman ako next week eh. Bakit? Hindi naman kailangan ngayon, di ba? Pero kailangan kung mag-aakay ka, hindi yan madali. So, kung natutunan mo na yung mga bagay-bagay, lalong mas mahirap ibahagi yan. Kaya ngayon, dapat makitaan tayo ng consistency. Amen? Hindi yung nagtataka yung ano, ikaw nga nag-aakay sa akin, ikaw yung late. Yung mga ganun ba? Sabi mo, wag lumapit sa Diyos, ikaw, karnal ka. Pag may nakitang gano'n, wala na agad dyan. Ang dali nilang makita yan. Amen? Huwag mong asahan na maaakay mo yan. Matutulungan mo yan spiritually kung wala kang consistency. Kaya sabi din dyan, not forsook. Ganun po yung another term doon. Yung sa consistent, ibig sabihin, hindi niya iniwanan. Kaya nasabi sa Hebrews 10:25, not forsaking our assembling of ourselves together.
as the manner of some is, but exhorting one another. So, ibig sabihin, pag hindi ka umatin ngayon, ibig sabihin, iniwanan mo sila. Ay, busy ako, pastor eh. Ikaw lang busy, di ba? Ganun ba yun? Hindi mo na akong bibigay ngayon kasi may kailangan ako. Yung iba, walang kailangan. Ganun. Hindi mo na ako gusto winning. Parang kasi impyerno, di mo na mamatayan eh. Hindi mo nga alam eh. Kung sino mamatay mamaya. Kung sino man yan. So, kailangan consistency, attend, pray. At sabi dyan, delight. Sabi dyan, oh. Sa bandang ulit, they take delight in approaching to God. Alam nyo iba, kaya hindi maging existent, parang ano ka na eh, parang nabibwisit ka na eh, church na naman, Bible na naman, pray na naman. Pag ganun ang attitude mo, hindi ka maging consistent. Kalaban mo, sarili mo eh. Amen? So, party yan ng ating point, sabi dito. Gusto mo igabayan yung iba, mag-umpisa ka salita ng Diyos, dapat consistent ka. Hindi yung, ano, hindi malaman kung totoo ba yung sinasabi mo. Hindi, parang iba naman, madalas. Abuti ko na ng hapon, ha. Sabi na iba, anak, huwag kang mag-usugal, ha. Oh, basta ikaw patay, saan ka pupunta? Doon sa sugalan. Basta ikaw, huwag kang mag-usugal, ha. Parang, ang hirap nun. Nga, mas mahirap pa, di ba? Parang, anong ginagawa mo sa anak mo? Niloloko mo? Nililito mo? Eh sabi ko kayo, no, again, huwag na kayong mawala. Eh, nanay ko, ayaw eh. Kung matalino ka, alam mo naman tao talaga, ganun eh. Sabi nga sa iyo, kahit nga, kasi pastor dito nga, ganun. Ang kwento lagi, yung tatay niya, loko-loko. Pero naligtas din, eventually, ang tagal. Kung di siya nagpatuloy, di lalong wala. Amen? Pero still, kayo, magiging magulang din kayo. Isa sa mga papahirapan niyo yung anak niyo pag hindi nakita yung consistency sa inyo. Amen? Ano ba tayo? Masama talaga. Huwag ka mag-isigarilyo. Ah. O, biling mo nga akong ano. Tay, kala ko masama ito. Hindi, ako lang naman. Ikaw, bawal. Habang lumalaki na... Ha? Diba? Baka mas malala pa sa'yo yun. Anak, huwag kang manluloko ng babae, ha? Si Tay, sino yung kasama mo dito? Wala yun. Ano ko na? Friends ko lang yun. Anak, mag-church ka. Okay yan. Magpasalamat ka. Hindi kita pinipigilan. May mga ganyan. Ano, nagpasalamat na rin talaga ako. Pero, isip-isip ko lang pambira naman. Consistency. Eh, umpisa na natin yung pangatlo. So ultimately, ang Diyos ang mag-guide. Okay? Kaya, basta mahina, ganyan talaga. Huwag mong panindigan. Amen? Alala ko talaga yung isang ano nga bagay. Talagang carnal eh. Huwag yun ang gagayahin. Sinasabi ko sa inyo to kasi una, totoo. Pero pangalawa, para isipin nyo na anong gagawin nyo. Kasi ano pa ako nung mahina pa akong soul winner nun. Talagang gumpisa pa lang ako nun. Hindi ko alam gagawin ko eh. Minsan, siya yung kasama ko ng lunch eh. Kasi siya yung kwento. Ang kwento eh, feeling pogi yun. Ay, gano'n naman, di ba? Ngayon, ano, kinukwento sa akin, kesyo, saka na daw siya magsisisi, kaya eh, siyempre ako din natatawa, pero nag-aano rin ako, pira, loko-loko to, ah. Ano kwento niya dati, yung kasama niya, iba naman, iba, ganyan naman. Eh, habang bata ako, ganyan, ganyan. Sabi ko lang sa kanya, kasi talagang mahina pa rin ako, hindi ko alam na sabihin ko. Diba? Sabi ko, sana huwag mo panindigan. Yung ano, inatutunan ko, kasi alam ko na wala akong magagawa at that time. Wala, talagang ano siya dun eh. Saw-saw siya dun eh. Na ganung lifestyle eh. Men? Ganun din tayo, huwag tayong sumaw-saw dyan. Kung meron kang i-delight, ibig sabihin yung gugustuhin mo sa buhay mo, ano yung magandang gustuhin sa buhay nyo? Ano sabi dyan? In approaching to God. Yun ang gustuhin mo. Kaya nga, ang Israel, kahit ang daming katisaran dito, pag binabasa mo, ang ganda pa rin. Kasi pag na-realize mo, ginawa nila yun, di ba? Sumasamba sila sa tunay na Diyos. Tapos, di ba? Tapos ko sa kay David, talagang ang dami nilang problema, di ba? Patayan sila. Pero nung nangyari, nagkaroon sila kapayapaan, binigyan sila kapayapaan.
at nagkaroon sila ng rest. Kaya ang ginawa ni David doon, talagang pinaganda nila yung worship of the Lord eh, before yung temple. So kaya pag binabasa mo na yung Bible, huwag mong masyado negative doon sa Israel, especially dati. May ginawa sila kaya nakarating yung pananampalataya sa panahon, even sa panahon natin, kahit papano. Kahit maraming hypocrite sa panahon nila, sa atin din naman, di ba? Yun ang lagi ko na ano. So consistency. Una, mag-start tayo salita ng Diyos. Pastor, hindi, alamin mo na. Attend ka lagi, basa ka lagi. Ilang taon lang yan. Ilang taon lang yan. Ito ako kay Kuya Edgy. Alam mo sa inyo dito kung sino nakikinig eh. Nag-iisip. Siya, si John Ray, nakikita ko, nag-iisip din. Ganun naman talaga dapat eh. Ano ba ginagawa natin dito? Ba tayo nag-asalita dito ng napakatagal? Para magpa-cute. Diba? Namatay din tayo ilang taon lang. Yung pananampalataya, pinapasa yan by faith. So, nanampalataya ako, papasa ko sa inyo, kayo naman, papasa nyo na sa iba. Yung kalokohan, ganun din, napapasa din yun. Pag nakita mo, may compromise yung pastor mo, for example, yung iba, hindi na makawala doon. Pwede naman, di ba? Lalo tayo, example tayo, again, sabi ko siya, medyo okay naman, diadem, yung para sa iba. Pero still, meron tayong mga inalpasan doon. May mga napansin tayo, hindi nga sa salita ng Diyos, ititinuto sa salita ng Diyos, sila parang hindi masyado, okay? Kulang soul winning, suporta sa Israel. Ano naman yan? Hindi natin gagayain yun. Amen? So, ganun po tayo. So, magsimula tayo sa salita ng Diyos, and then, kailangan maging consistent tayo. So, i-touch na lang natin yung 3 kasi masyado ito. 4 lang po kasi ito eh. Yung 3 kasi napakahaba, no? Verse 3 hanggang 10. Masahin na rin natin. Ready? Meron tayong 3 minutes. Salitan tayo. Ako muna. Hanggang 10, ha? Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast, ye find pleasure and exact all your labors. Kayo. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the face of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Will thou call this a fast and an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and let ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy rearward. Ayan po yung mga sundalo sa likod. Okay? Then shalt thou call, and the Lord will answer, and thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speak of vanity, sabay-sabay. And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. So, introduction lang muna tayo sa 3, no? So, ito po yung mahaba. Anong point natin dito? May binabanggit dito, kaya nga sabi ko kanina sa verse 2, parang eh, di ba? Parang ginagawa nila yung tama eh. And in a way, tama, ginagawa nila yan. Kaya nga, pag binasa mo yung Bible, meron, at least, meron silang service of the Lord, may temple, may Sabbath, may... In a way, tinagawa nila. Pero, from 3 to 10, may kino-question na sila ng Diyos. Ito ba yung inutos ko sa inyo? Ito ba yon? Oo, oh, pwede mo sabihin oo eh, kasi yun nga inutos mo pag binasa mo yung Bible, ano ba yan? Fasting. Ano pa? Yung merong ano, may araw na hindi ako kakain.
O, di ba yun ang tinuro mo? Pero, ang question ng Diyos, yan ba talaga? So, ang ganda nito kasi parang yung mga nabasa mo sa Old Testament, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, parang kung questionin mo, yun nga ang tinuro ng Diyos, ba't sinasabi niyo nito, hindi. Pero actually, pag tinignan mo rin, binalikan mo rin yung Numbers, Deuteronomy, Leviticus, sinabi rin doon. Amen? Kaya nga, sikat na sikat yung Leviticus, ay sinabi doon, yung thou shalt love thy neighbor as thyself eh. Sa Leviticus mo sinabi yon. Hindi lang puro batas ng dugo at ano yun, offering. Kahit dati, sinasabi ng Panginoon, sinasabi rin niya ngayon. Okay? Kaya mamayang hapon, tuloy po natin to. Umiinit pa lang tayo, ang Diyos ang nagagabay. Ang objective po natin, tayo magagabay. Tayo magtuturo. Hindi madali, yes. Pero may paraan. Amen? Amen. So una, ikaw muna yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Hayaan mong hubugin ka ng salita ng Diyos. Okay, masakit minsan niya pag heart preaching, pag ikaw sinasabi mo mali, ay mali ka. Masakit. Pero later sana hindi mo na gawin. Do better next time. At mas magiging okay tayo. And then consistency, very important point. Okay, later pag-usapan natin yung dalawa mamayang hapon. Amen. Amen. So let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na minsan po ang hirap i-deliver. Doon alam namin iba, Panginoon, minsan kailangan namin marinig muli, palalahanan, sa tamang paraan, Panginoon, sa tamang banat din, I pray na palain yung bawat isa, Panginoon, habang kami po willingly naman ay nakikilig sa salita, nag-aaral, I pray na gabayan niyo lang po ang bibig ng inyong lingkod, paano ang nasabihin, Panginoon, ang isip namin. Kaya mamayang hapon, Panginoon, ay tuloy namin to Lord, lalo na yung makuha sa stansya ng salita. Especially, doon na aming thoughts, Panginoon, bukas, saan naghahandaan, di lang sa programa, ba't ang talagang focus namin, yung mga tao, Panginoon, iba-iba ang kanilang nagdadaanan din, iba-iba yung kanilang motibo, iba-iba yung kanilang kalagayan, Panginoon, pagdadaanan. I pray na maabot namin sila in such a way na, again, di madali. Ba't ang kapangyarihan yung salita, Panginoon, magturo sa kanila, ang dahil nilang malaman. Ganda po kami habang kami naglilingkod, Panginoon. Hubugin niyo rin kami. Turuan, Panginoon. Magmahal, Panginoon. Kasi maging matalino din kung paano maglingkod sa inyo. Paano mga tao, Panginoon, mga nilikha niyo, Lord. Mga iligtas din po dyan. I pray, maligtas yung iba. Yung iba namang ligtas na, ay ma-revive, Panginoon. Sila po ay maglingkod sa inyo. I-desire, Panginoon, ang inyong gawain, ang inyong salita. At po sila maging may mga pag-aaralan namin, may mga rewards pala sa mga lingkod niyo, Lord. So, ilang po, Panginoon, kayo po magbasbas din ang pagkain. Maraming salamat sa naghahanda lagi, Panginoon, para maayos ang aming fellowship dito, Lord. Kamustahan din, Panginoon, at practice mamaya. Mabibilin mamaya sa sana po, hindi traffic naman, makabalik kami maaga. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.